Hello again mga kapatid, welcome again sa aking vlog. Ngayon mga kapatid, pag-uusapan natin yung failure to success. Alright, so mga kapatid, naranasan nyo na bang mga fail sa inyong buhay? Alright, hindi lang sa relasyon, alright, sa trabaho, basta kung ano yung mga fail nyo sa buhay mga kapatid, no? Naranasan nyo na ba? So mga kapatid, no, kung tatanungin nyo, marami din akong failure sa buhay. Naranasan ko na rin yung nag-apply ng trabaho tapos hindi ako natanggap. Tapos hindi lang yun, marami pa mga kapatid, no? Basta sa akin, meron akong failure sa buhay. Pero mga kapatid, no, ipapaalala ko lang, no, kung ano yung mga failure nyo sa buhay, yun din yung magdadrive sa inyo papuntang success. Alright? Para sa akin mga kapatid, no, kung na-fail kayo, basta go lang ng go. Alright? Pilitin yung bumangon ulit, pilitin yung mag-new start. So alam nyo mga kapatid, no, walang tagumpay ng walang kabiguan. Ang tagumpay ay ang ginagawa mo pagkatapos mong mabigo. Di ba mga kapatid, no? Alright, ang mga tao ay aking buhay na naging mahusay na tagumpay. Alright, ay nagdusa din sa pamamagitan ng ilang mga pagkabigo. Mga kapatid, no? Marami akong kakilala mga kapatid na mga kaibigan. Alright, ang dami nilang mga failure sa buhay, ang dami nilang kabiguan. Pero nakita ko sa kanila mga kapatid, no, hindi sila tumigil sa kanilang pagkabigo. Alright? Yun yung naging nila mga kapatid, no? Yun yung naging inspirasyon nila. Alright, yung kabiguan nila, yun yung naging inspirasyon nila para maging success yung kanilang buhay. Tapos mga kapatid, yung mga nag-iwas sa kabiguan o subukan na tulungan ang iba, na alam mo yun, yung maiwasan ng pagkabigo, ay talagang nakatarungan. Hadlang ang kanilang pagunlad. Pagkabigo mismo ay hindi isang masamang bagay, di ba? Ngunit, yun mga kapatid, no, ang paulit-ulit na pagkakamali ay paulit-ulit na isang trahedya. So, bihirang may oras sa buhay. Pero mga kapatid, ang kadahilan ng ang mga tao ay pagkakasunod-sunod na pagkabigo, di ba, ay hindi nila nakikita ang halaga o matuto mula sa aralin, di ba? Nabigong pagtatangka. So yun mga kapatid, no, yung ating failure, kung minsan siya yung nagda-drive na papunta sa ating success. Di ba? So ngayon mga kapatid, no, meron akong papakita ang video. Isang motivational video mga kapatid, no. Na search ko lang to sa YouTube din. Alright, at gusto kong i-share sa inyo mga kapatid, no, ang ganda ng motivational video na to. Alright, so sana mga kapatid, no, huwag nyo i-skip. Alright, tapos panoorin natin yung video na hinanda ko para sa inyo. Alright, so mga kapatid, no, ito na yung video na inanda ko para sa inyo. Okay? Imagine if Michael Jordan was scared of missing. He would have never taken a shot. Imagine if Steve Jobs was afraid of people not liking his product. There would be no iPhone. So ask yourself this. Do you want to be a person who fears failure? Or do you want to be a person who loves success? Which one? Because you're going to have to pick today. And I'll tell you one thing. One is a failure and one is a success. And if you love success, there is nothing that can stop you. All those negative things people say will mean nothing. They're going to talk about how only 1% make it to the top. Big deal. Want to know something else? Only 1% stick with that fitness program long enough to see results. Only 1% of nerds stick with that video game long enough to get good at it. Only 1% of relationships stick it out to the end. That doesn't mean you have a 1% chance. It just means you can't behave like the 99%. You'll have to do something better than giving up a month from now. Those are just numbers. You want to talk about numbers?
Take a look around you and take a good look around you. Are you like 99% of the people around you? If you are, then you're in the wrong video, my friend. You have to love success just as much because that's what's gonna allow you to get up and go for it. Being scared to fail won't do anything. In fact, when you love success and you start going for it, guess what happens? You're gonna fail. You're gonna fail 10 times, 100 times, maybe even 1,000 times. But that's okay. Failure isn't permanent. Falling isn't permanent. You get right back up and keep going. And this time, you're gonna be stronger, wiser, and you'll be more driven than ever. And for every 10 failures, you'll land one success. You have to love success so much that you're willing to fail 10 times before you can succeed once. That's how a winner does it. So yun ang mga kapatid, no, na panood nyo na yung video na hinanda ko sa inyo. Hope na motivate kayo mga kapatid sa video natin, no. Tapos mga kapatid, no, kung ma-fail man tayo ng ilang beses, alright, sa ating buhay, basta ano lang mga kapatid, no, alright, itry natin ng itry, alright, hanggang sa makuha natin yung gusto natin, alright, hanggang sa maging successful tayo sa ating buhay. Alright, so yun na lang mga kapatid, no, hanggang dito na lang ulit. Marami pa akong i-share sa inyo ng mga motivational videos, yung mga inspirational videos, alright, since hindi pa tayo nakakapag-rides ng malayo, alright, hindi pa tayo nakakapunta sa mga pambila ng motor para mag-review ng mga motor, kasi hanggang dito na lang muna tayo sa Baguio, kasi ang daming mga requirements pag pupunta ka sa ibang lugar. Alright, so naisip ko na ganito na lang muna. Alright, habang nagra-ride tayo, tapos meron tayong ifa-flash na videos. Alright. So yun mga kapatid, no, hanggang dito na lang ulit. Marami pa tayong mga videos na ifa-flash, yung mga inspirational video tsaka motivational videos, alright, para sa ating mga motovloggers, sa ating mga kababayan din, alright, and God bless mga kapatid, thank you.